Meron ako ditong 3 cups na malagkit. Hugasan ko muna yan hanggang sa maging malinis. Kaya nagawa ko yan ng 3 beses ko siya hinugasan. At lagyan ko rin yan ng 3 cups din na tubig. At saka natin yan lutuin or isaing hanggang sa maluto lang din. Pagkaluto, hukayin muna natin kagaya lang sa ginagawa ko sa video. At pagkatapos niyan, itabi muna. Maglagay na rin ako ng gata na 200 ml lang yan sa kawali. At antayin ko na lang kumulo at lagyan ko na rin yan ng brown sugar or kung mayroon ka pang mas darker dyan, pwede. Mas maganda. At 1/4 kilo lang yan. Depende sa'yo kung ano ang gusto mo sa tolerance mo sa tamis. Pwede mo siya dagdagan. Pwede mo rin siya bawasan. At ihalo lang hanggang sa matunaw yung asukal. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Sa puntong ito, natunaw na rin yung asukal. Hindi na rin natin kailangan palaputin talaga yan. Ilagay ko na yung sinaing kong malagkit. Ihalo lang hanggang sa maabsorb lang ng malagkit yung gata. Pagka nagkaganito na yung ating texture ng ating biko, ituloy pa rin natin ng konti para lalo siyang magiging maligat or talagang makunat-kunat yung ating biko pagka naluto na. Pag halimbawa na ay na pagsandok natin na medyo mabigat na siya at nasa sandok na natin ang buo, okay na yan, ilipat na lang natin yan sa ating molder. Ilagay na lang natin yan lahat sa ating molder at i-flatten. Okay na tong ating biko pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Lagyan natin yan ng toppings or yema spread na gawa sa caramel para mas lalong masarap yung ating biko. Sa mga nagtatanong sa yema spread natin, available yan sa Shopee. Pero kung gusto mo na mag-order ng direkta sa akin, pwede mo naman ako i-message. At spread na lang natin yan sa taas. Depende sa'yo kung gaano karami ang gusto mo. Pwede mo naman ilagay lahat ng isang bote. Choice mo yon. Nasa 250 grams yan. At pagkatapos yan, hihiwain na lang natin din yan. Kung depende sa'yo kung gaano kalaki yung hiwa mo. Nasa sa'yo naman choice. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Tikman na rin natin dahil sa sobrang sarap niya talagang tamang-tama lang yung tamis. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!